Magandang araw po Sir Chris at sa inyong mga tagapakinig. Sa murang edad, naging karpentero kami sa tulong ng aking tiyahin, kapatid ng namayapa kong tatay. Si nanay naman ay mayroong polio sa kaliwang paa, pero paminsan-minsan naglalabada din po ito. May mga taong pumupunta sa bahay para ibigay ang mga damit nila para palabhan kay nanay. Tapos babayaran nila si nanay. Sa ganitong paraan, natutustusan din po ang pangangailangan namin. At alam din namin na yung mga taong nagpapalaba kay nanay ay gusto kaming matulungan. Hindi na kami nakapag-aral ng kapatid ko. Mahirap talaga kami noon. Sisimulan ko na ang kwento. Isang hapon noon, matapos naming gawin ang bahay na pinagawa ng amo namin, nagtanong itong tiyuhin ko kung gusto pa ba naming magtrabaho. Pero sabi namin sa kanya, wag na muna. Gusto muna naming magpahinga kasi medyo hindi pa kaya ng katawan namin dahil nga mga binata pa lang kami noon. At sabi ko pa, babantayan muna namin si nanay. Sumang-ayon naman si tiyuhin at pagsabihan lang daw namin siya kung gusto ulit naming magtrabaho. Kaya habang papauwi kami noon, nagtanong-tanong ako sa aking isipan at tinanong ko ang kapatid ko kung magkano ba ang naipon niya sa isang buwan na pagtatrabaho namin. Agad naman niyang pinakita sa akin ang mga naipon niya na nakasilid sa isang garapon at laking gulat ko na malaki-laki ito. Sadyang kuripot talaga yung kapatid kong ito magbahangga ngayon Sir Chris, lalo pa kung pinaghirapan niya ang mga inipon niyang pera. Nagtanong ako sa kanya kung gusto ba niyang magnegosyo. Balehati kami sa pangpuhunan para hindi na kami makabalik pa sa pagkakarpintero. Sumang-ayon naman ito at sabi ko sa kanya pagka-uwi sa bahay, doon na lang namin pag-uusapan ang plano kasama si nanay. Mga binata pa lang po kami nung time na to, pero naghahanap talaga kami ng paraan para umahon sa kahirapan para matulungan si nanay. Sa pagdating namin sa bahay, nadatnan naming naglalaba pa rin si nanay at sabi niya isang banlaw na lang at magpapahinga na ito. Sa pagkakatanda ko Sir Chris, kinukuha ng mga nagpapalaba ang mga damit nila sa bahay kasi hirap din pong lumakad si nanay. Pero nakakalakad naman siya pero hindi nga lang ganun katulin. Pag nandoon naman kami sa bahay, kami yung nagdi-deliver ng mga nilaban niya. Tapos yung mga nagpapalaba ang magsasampay. Ganito ang naging buhay namin noon at nagpapasalamat kami sa kanila kasi kahit papaano tinutulungan nila si nanay. Sa hapagkainan, iniligay namin ng kapatid ko ang mga perang naipon namin. Nanlaki ang mga mata ni nanay at nagsabi kami na, Nay, gusto naming magnegosyo. Ano po yung suwestyon nyo? Napaiyak si nanay. Manang-mana talaga kayo sa tatay nyo. Sobrang ang saya ko. O sige, pagplanuan natin. Sagot ni nanay. Yun nga Sir Chris, pinagplanuan namin na pag-isip-isip ko na mag-alaga kami ng mga sisiyo para pagkalipas ng isa't kalahating buwan, pwede na namin itong maibenta. Maliban dito ay hindi na kami magugutuman. Nagsabi din ako kay nanay kung gusto ba niyang magkarinderya, kahit maliit lang. Nung time kasi na ito Sir Chris, yung 1,000 ay marami ka ng malulutong putahe. Kaya ang plano namin, gagawa namin si nanay ng maliit na parang kubo sa tapat ng bahay at doon siya pupuesto para magbenta ng mga ulam tuwing umaga. At dahil mga karpentero kami, alam na namin ang gagawin. Dito nagsimula na medyo gumaan ang buhay namin. Nag-alaga din po kami ng mga manok at pato noon. Wala din po kasing nagbebenta at nag-aalaga ng mga ganito nung time na to. Kaya masasabi kong nakatsamba kami. Dumating itong mga panahon na malaki na ang mga inaalagaan namin. Ang problema naman namin kung saan namin ito ibebenta kasi alam namin na sa palengke meron ng mga supplier yung mga nagbebenta doon. Kaya ang suwestyon ng kapatid ko,
Kami mismo ang magbebenta. Kami ang mag-iikot kung saan-saan. Kaya ito ang naging plano. Isang umaga noon, pagkatapos naming tumulong kay nanay, yung talagang nakapwesto na siya at wala na siyang iuutos. Kaagad naming tinalian yung mga manok sa paa at isinabit namin ang mga ito sa manibela ng bisikleta na pagmamay-ari pa ng tatay na yumao. Ako ang nagmamaneho habang ang kapatid ko naman ay nakaangkas sa likod ng bisikleta. At ang tanong ko sa kanya, "Saan tayo pupunta?" Sagot niya, "Kahit saan kuya, basta kumita lang tayo." "Anyway Sir Chris, minulata na natin ang pera kaya kinakailangan nating sumabay sa agos para mabuhay. Realidad po ito. Sa tuwing may madadaanan po kaming baryo o talipapa, talagang binibilhan kami ng mga tao. Kaya sa araw na ito Sir Chris, dalawang beses kaming bumalik sa bahay para kumuha ulit ng manok. Pero sa huling balik namin, may natira pang anim. Siya nga po pala, pang tatlong balik na po namin ito. Pero sabi ko hindi na namin yun ibebenta. Uulamin na lang namin yun. Pero sabi ni nanay, magsasawa din kami sa manok. At maliban dito, nagbebenta din siya ng ulam araw-araw. Kaya sabi ng kapatid ko, ibebenta na lang namin ang apat at ititira ang dalawa. Yun nga Sir Chris, pero nung time na to halos buong baryo na ikot na namin. At sabi ko wala namang masama kung lalayo kami kasi may bisikleta din kami at medyo pamilyar naman kami sa mga kalapit baryo. Hapon na noon nang marating namin itong kalapit baryo. Medyo malayo po ito mula sa amin. Malawak talaga kasing baryo namin. At sa tansya ko, mga 5 kilometro ang binyahe namin para makarating doon. Kung meron pa sanang bumili, siguro hindi na kami nakapunta doon. Pero ito yung isang halimbawa na kapag okay na, tama na. Pero kami, sinulit lang namin ang oportunidad nung time na to. Kaya yung leksyon na ito ay tinandaan din namin ngayon. Sa baryo na ito Sir Chris, may mga naririnig kaming kwento na talagang punong-puno ng kababalagan. Lalo na sa gilid ng kalsada, yung mapunong bahagi. Nagkabiruan kami noon ng kapatid ko at sabi ko sa kanya baka merong haharang sa amin at dudumugin kami. Pero nagsabi pa itong kapatid ko na wala daw siyang pakialam kasi hindi sila totoo. Sa medyo malakas na boses pa yung pagkakasabi niya ng ganito. Hanggang sa nagsabi ako sa kapatid ko na papasok kami sa baryo na yon. Kasi yung mga pamamahay ay nasa loob pa. Sumang-ayon ito at yun nga, pumasok kami doon. At sa pagdating namin sa mga pamamahay, ubos agad ang mga manok na binebenta namin. Maliban po kasi sa malalaking mga ito, malaman talaga. At yun takip silim na nung lumabas kami doon. At sa pagdating namin sa kalsada, puminto muna kami sa isang tiyangge na noon ay magsasara na. Alas 6 pa lang kasi doon, talagang wala ng tao sa labas, kahit magpahangga ngayon. Magsasara na ako, buti at nadatnan niyo ako. Ano yung bibilhin niyo? Tanong ng tindera. Soft drinks po, nakakauhaw. Sagot ng kapatid ko. Pero hindi na masyadong malamig to. Basta, pagkatapos nito, umalis kayo kaagad. Tagasan kayo? Tanong pa ng tindera. Dito na niya sinabi sa amin na may mga kakaibang nangyayari sa lugar mismo na yon. Kaya yung dayo daw yung madalas na napapagtripan. Kababalagan daw. Kaya nung natapos kaming bumili, lumakad ng tindera. Inubos muna namin ng soft drinks na binili namin. At saka ulit kami bumiyahe. Sir Chris, madilim na noon. Sa tansya ko, alas 6 na ng gabi. Wala nang mga tao sa labas. At tanging kami na lang ang nasa kalsada na noon ay hindi pa naayos. Maniwala kayo o hindi, mahigit 1 oras na akong nagpapajak ng bisikleta pero pabalik-balik lang po kami sa lugar na iyon. Tinandaan namin ang puno ng santol na nasa gilid ng kalsada at talagang pabalik-balik lang kami doon. Dagdagan pa ng mga tunog na kakaiba. May mga sit-sit kaming naririnig
mga tunog ng baka sa loob ng kakahuyan. Kahit na wala namang pamamahay doon at baka nung may liwanag pa. Hanggang sa nagsabi itong kapatid ko na mukhang totoo nga ang mga kwento doon. Napahinto ako sa tapat mismo ng santol at tinitigan ko itong mabuti. Napasabi ako noon na ito talaga yung puno na tinandaan ko at pabalik-balik lang talaga kami doon. Habang nakahinto kami at nagpapahinga, may nakita kaming tumawid sa daan. Aso po ito, pero para sa amin normal na aso ito kasi yung laki at postura niya ay normal naman. Pero nung napadako ito sa may kakahuyan, nagulat na lang kami nung nakita naming tao na ang naglalakad, hindi na aso. Hindi namin nakita kung paano nangyari yon kasi madilim naman. Liwanag lang talaga ng buwan yung naging ilaw namin noon. Dito po kami nataranta. Yung kapatid ko noon ay tinatapik na ako. Nabilisan ang pagpapajak para makaalis doon. Mangingiyak-ngiyak na ako noon sa takot. Pero mas nadagdagan pa ang takot namin nung bumalik ulit kami sa tapat ng puno ng santol. Pabalik-balik lang talaga kami noon. Nanginginig na yung mga kamay ko at yung kapatid ko ay nakahawak ng mahigpit sa mga balikat ko at nakadikit na sa akin. Kuya, kuya, umalis na tayo. Bilisan mo. Sabi pa niya ng ganun sa akin. Napadasal talaga ako noon, Sir Chris, kahit na nanginginig na ako. Maya-maya lang nung napatingin ako sa kakahuyan, dito ko talaga nakita na may nakatayo doon. Nakasandal ito sa isang kahoy at nakita din po ito ng kapatid ko. At nung nakarinig kami ng tunog ng ibon sa kabilang bahagi, dito na ulit kami umalis. Pumapagaspas ang ibon na yon na animoy sobrang laki. Kasi nadidinig talaga namin ang pagaspas at mukhang tumatago ito sa mga naglalakiang kahoy at yung mga dahon sa parte na iyon ay parang inihipan ng malakas na hangin. Yung bahagi lang talaga na iyon, yung parang may hangin. Parang inaaswang yata tayo. Sabi ko pa ng ganun. Nakahinga lang kami ng maluwag nung may nakita kaming ilaw ng motorsiklo na papasalubong sa amin. At nung malapit na sila sa amin, tumingin pa yung driver at yung angkas nitong babae sa amin. Ito na yung sandali na nakaalis kami doon, Sir Chris. Dumating kami sa bahay at si nanay nasa labas na noon. Nag-uusap sa dalawang kapitbahay namin. At paglapit namin, takang-taka si nanay at medyo nagalit. Sobrang nag-alala kasi sa amin. Anong oras na ba, nay? Maaga pa naman ah. Sabi ko pa noon. Anong maaga? Mag-aalas 11 na. Tignan mo sarilo. Dito na kami kinilabutan ng kapatid ko. Kaagad naman namin kinuwento ang nangyari at yung dalawang kapitbahay namin naniniwala talaga na sa lugar na yon punong-puno talaga ng kababalagan noon pa man. Doon daw sila lumaki sa baryo namin at mga bata pa lang daw sila ay talagang naglipa na ang mga kwento tungkol doon. Si nanay kasi, Sir Chris, dayo lang din naman doon. Si tatay talaga ang taga doon. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na po talaga kami dumadaan doon, lalo na pagsapit ng takip silim. Pero paminsan-minsan, dumadaan pa rin naman kami doon basta mayroon pang liwanag. Ito lang yung maibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat at binasa mo ang kwento namin. Sa ngayon, meron na po kaming negosyo. Isang kainan, isang babuyan, at 5 manukan. Hanggang dito na lang po. Huwag niyo na lang po akong pangalanan. Sir Chris, magandang araw. Ito po yung pinakaunang karanasan ko. Ngunit yung iba ay hindi naman ganun ka nakakatakot.
Yung karanasang ito ay nangyari po sa lugar ng mama ko, yung lugar na kinalakihan niya. At nung time na to, buhay pa po si Lola. Nasa 65 anyos na po yung edad niya sa mga panahong iyon. At kung sasabihan mo siyang magkwento tungkol sa mga karanasan niya sa kababalagan ay hindi siya titigil kapag hindi niya maubos maikwento ang mga karanasan niya. Bukid po ang lugar nila mama at pagsapit ng takip silim ay wala ka nang makikitang tao sa labas o tunog ng sasakyan. Yung maririnig mo lang talaga ay ang mga tunog ng insekto. Taong 1999, napagpasya ni mama na magbakasyon kay Lola. Meron pa pong kapatid si mama pero nung time na to, nasa ibang bansa po siya. Bale, yung kasama ni Lola sa bahay niya ay yung anak na babae ng kasambahay nila dati na pinapaaral din ni tiyahin. At bilang kapalit, siya yung umaalalay kay Lola. Hindi po sumama si tatay sa amin nung time na to kasi meron po siyang trabaho. Tamang-tama naman na bakasyon din namin noon at walang pasok. At sa pagkakatanda ko, matatapos na ang buwan ng Pebrero. At sa unang linggo ng Marso, hindi ko lang matandaan ang eksaktong araw ay tinungo namin ang bahay ni Lola para magbakasyon ng isang linggo. Sabi pa ni Papa noon, kapag bibigyan siya ng pahintulot ng boss niya para mag-absent, susunod siya sa amin. Kaya ayun Sir Chris, pagdating namin doon sa bahay ni Lola, masaya ito. Hindi dahil nakita niya si Mama, kundi dahil nakita niya ako. Ang nag-iisa niyang apo kasi wala pa pong anak noon si tiyahin. Dalawa lang din naman ang anak ni Lola, si Mama at si tiyahin. Si Lolo noon ay wala na. Pagkalipas lang ng isang araw, nilagnat ako noon pero ayon kay Lola, normal lang ito para sa mga bisita o sa mga taong minsan lang pumunta sa isang lugar. Kasi naninibago. Lalo na pag malamig ang lugar na yon. May isang gabi na nagkwentuhan kami tungkol sa aswang. Ako nakikinig lang po ako sa kanila noon. Dahil kung magkwento si Lola ay talagang maniniwala ka sa kanya base sa mga ekspresyon niya at sa mga detalyadong pangyayari na naranasan niya noong medyo bata-bata pa ito. May isang lugar siyang binanggit pero hindi ko na lang papangalanan. Mga ilang kilometro lang ang layo nito mula sa baryo nila. At ayon kay Lola, yung iilan sa mga nakatira doon ay talagang aswang. Pero iyon din ang lugar na kung saan makakabili ng mga gulay, pagkain at ilang uulamin. Yun nga lang pag wala kang alam at ikaw ang mapagtripan, siguradong mauusog ka. At ang mas malala, baka ikakamatay mo pa ito pag hindi mo nakayanan. At nang dahil nagdadalaga ako noon Sir Chris, hindi pa ako naniniwala sa mga ganitong bagay, lalo pa't hindi ako nakakita ng aswang. Isa ako sa mga tao na maniniwala kapag nakita ko na ito. Ngunit dumating itong araw na inutusan kami ni Mama na bumili ng mga sangkap sa lugar na iyon. Yung lugar pala na ito Sir Chris ay ang pinakamalapit na palengke. Kasi kung pupunta ka pa sa bayan, medyo malayo-layo na talaga iyon. Kasama ko noon ay ang anak ng dati nilang kasambahay. At kampante naman daw si Lola kasi marami nang alam itong si Brenda. Hindi niya tunay na pangalan. Alam daw ni Brenda kung sino ang mga bibila namin. Kasi tinuruan daw siya ni Lola. At huwag na huwag daw mag-aabot ng pera sa kahit na sinong bibila namin. Nang dumating kami sa palengke na ito, parang normal naman po, wala namang problema. Yun nga lang kakaunti lang ang mga bumibili doon. O siguro nang dahil maaga pa naman nang dumating kami doon at hindi pa oras ng pamimili. Kasi po alas 4 kami ng hapon pumunta doon. Nung mga panahong ito, hindi na sumagi sa isip ko ang mga sinabi ni Lola. Kaya ang sabi ko kay Brenda, siya na ang bibili doon ng mga gulay sa kabila. At ako naman ang bibili ng mga paminta, mga dahon ng laurel at iba pa.
kasi po magkahiwalay ang bilihan ng gulay at ng mga ibang sangkap. Yun na nga Sir Chris, bumili ako ng mga ito at yung tao na nagbenta sa akin ay may kaidaran na rin. Nakatitig lang po siya sa akin habang sinasabi ko ang mga bibilhin ko at meron po siyang ninunguya at siguro isa itong mama o yung ninunguya ng mga matatanda para maging matibay ang kanilang ngipin. Hindi ko alam to sa Tagalog. Ewan ko ba kung bakit hindi ko na naisip ang mga sinabi ni Lola o di kaya inasanay lang talaga ako na hindi naniniwala sa mga kababalagan kasi wala namang kinukwento si mama sa akin tungkol sa mga ganito. Kay Lola lang naman ako nakakarinig tungkol dito. Nung inabot ko na ang bayad Sir Chris, dapat sana aabutin lang naman niya. Pero laking gulat ko na hinimas pa niya ang mga palad ko saka kinuha yung bayad ko. Agad ko namang hinila ang kamay ko. Napatitig ako sa kanya at ginantihan niya rin ako ng titig na parang galit ito sa akin. Matagal po ang titigan namin pero nagulat ako nung tinapik ako ni Brenda hanggang sa umalis na kami. Habang naglalakad kami, may sinabi si Brenda. Alam mo ba yung binilhan mo ay tanyag na may salahing aswang? Sabi niya sa akin. Ha? Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol sa mga yan. Sagot ko noon. Okay lang yan. Ang importante, hindi kanya nahawakan. Sagot ni Brenda. Pero hindi na ako sumagot kasi kampante ako na malabo naman ata na may mangyayari sa akin sa pamamagitan lang ng paghawak. Sa pagdating namin sa bahay, unti-unti na nga akong nakaramdam ng pananakit sa tiyan. Ilang beses akong pabalik-balik sa banyo pero wala talagang lumalabas. Hanggang sa napansin na ni Mama na parang nahihirapan ako at hindi komportable. Dito na niya ako tinanong at yun, sinabi ko na masakit talaga ang tiyan ko pero hindi naman ako natatae. Yung mga pawis ko noon ay parang mga munggo, malalaki at sabi ni Lola, inusog na ako. Dito pa ulit ako tinanong ni Brenda kung hinawakan ba ako ng binilan ko at sinabi ko ang totoo. Nagsabi ito kung bakit hindi ko sinabi kaagad sa kanila. At sumapit ang gabi, masakit nga ang tiyan ko, pero hindi yung sobra-sobra. Yung parang normal lang na sakit. At sinabi ko din ito kina Lola, at pinahiran lang ako ni nanay ng lana. Nawala ang pananakit pagkalipas ng isang oras, at kaagad naman akong nakatulog. Pagsapit naman ang madaling araw, yung tipong tulog ako, pero parang mulat ang aking mga mata. Ewan ko ba kung ako lang nakaranas nito at yung buong katawan ko ay parang nagva-vibrate. Tapos hindi ako makagalaw at parang nalulunod ako. Parang nauubusan ako ng hininga pero ang iniisip ko noon, nananaginip lang ako. Pero sumasagi pa rin sa isip ko na gising ako nung time na yon. Kakaibang karanasan kong iyon at ayaw ko na sanang banggitin kasi parang bumabalik ang pakiramdam na yon. Nakatagilid noon ang posisyon ko at pumasok sa isip ko na merong nakatayo sa likod ko. Hindi ko po nakikita ang likod pero ang binibigay ng isip ko ay nakatayo doon. Yung babae na binilhan ko sa palengke. Yung naghimas ng kamay ko. Klarong-klaro po na siya yung nakikita ko. Pero nakatalikod po ako ah. At hindi ako nakatingin sa likod. Maya-maya lang, may tumapik sa likod ko. Nak, anak, gising. Dito na bumalik ang ulirat ko at si nanay ang nasa likod ko. Dito ako huminga ng malalim at nagsabi ito kung ayos lang ba ako. Yung damit ko noon Sir Chris ay basang-basa ng pawis. Nani mo'y binuhusan ng mainit na tubig. Nak, may naririnig kaming tunog.
kaya nagising kami ng lola mo. Sabi pa ni Mama. At yung tunog daw na iyon, Sir Chris, ay ang tinatawag naming kutukuto, isang pahiwatig na may aswang. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Parang tatakbo ako, nasisigaw na magagalit. Hindi ko po alam kung naghahalusinate ako noon. Pero sabi ni Lola, inaaswang ako. Base sa naranasan ko noong sandaling iyon. Hinantay na lang namin noon ang pagsapit ng umaga. Sir Chris, tinanong ako ni Lola kung sino ang binilhan ko noong araw na iyon. At kaagad naman itong pumunta sa palengke. At sabi niya, bibili lang daw siya ng mga gulay at isda para sa aming almusal. Pagkatapos nun, Sir Chris, wala na rin akong naranasan sa lugar nila, Mama. Nakailang beses rin kaming bumalik doon pero wala na kaming naranasan at hindi na kami pinaramdaman. Mayroon pa po akong karanasan. Hinding-hindi ko rin makakalimutan ang karanasang ito. At ipapadala ko kaagad ang karanasang iyon. Pag nabasa niyo na ang kwentong ito, tawagin niyo po akong Smile ng Negros. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Chris. Ako po ulit ito, si Smile ng Negros. Nung mga panahong ito, Sir Chris, meron na po akong isang anak. At nung nagdalawang taong gulang na po yung anak ko, nang ibang bansa si Mister, para daw mayroong magandang kinabukasan ang anak namin. Alam niyo, kaming mag-asawa, hindi na namin iniisip ang mga sarili namin. Kasi may paniniwala kami na hindi hiningi ng anak namin ang ipanganak. Kaya responsibilidad namin siya, mabigyan ng magandang kinabukasan at magandang buhay. Hindi na kami humihingi ng kapalit sa paglaki niya. Makita lang namin na maganda, maayos at nasa tamang landas ang buhay niya at marami siyang matutulungan ay masaya na kaming mag-asawa. Simula nung umalis ang asawa ko, kami na lang ng anak ko ang naiwan sa bahay. Sina Mama at Papa noon ay nakatira pa rin sa bahay na kinalakihan ko. Si Lola naman ay pumanaw na nung time na to. Nagsimula akong makaranas talaga ng kababalagan nung umalis si Mister. Nakabili kami ng lupain sa isang masukal na bahagi sa Negros. Hindi naman malawak ang lupain na iyon. At hindi naman ganun kalaki ang bahay namin. Sa katunayan, parang kubo ang dating ng bahay namin. At aakyat ka pa ng hagdan para marating yung pinto talaga ng bahay namin. Medyo may kataasan ang bahay namin mula sa lupa. Sa ilalim naman ng bahay namin ay doon kami nagluluto. Kumbaga, parang naging kusina na namin ang ilalim ng bahay. At napapaligiran kami ng mga punong kahoy. Noon po wala pa kaming masyadong mga kapitbahay. Iilan lamang ang mga pamamahay doon. Isang gabi, iyak nang iyak ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta narinig ko na lang siyang umiiyak. Yun bang iyak na parang nakakita ng kung anong nilalang? Mahahalata naman po natin kapag natatakot ang anak natin. Kaya nung pumasok ako sa kwarto, nakita ko siyang nakatingin sa isang sulok. Kaagad ko po siyang kinuha at pinuntahan. Tumahimik naman po ito at parang bumalik naman sa normal. At sabi ko, papatulugin ko na lang siya para hindi na umiyak. At wala ho akong ibang inisip noon. Inisip ko na lang na normal lang naman sa mga batang ganito. At nung nakatulog na ito, nagpapaantok na rin po ako hanggang sa nakatulog na rin. Nanaginip ako noon, Sir Chris, na sa pagising ko ay wala na daw ang anak ko. Kaya naman gumising talaga ako noon at agad na nilingon ang anak ko. Pero andoon din naman siya
Siguro takot lang talaga akong mawala ang anak ko. Hanggang sa nakarinig ako ng sitsit at isang mabigat na mga yabag sa labas mismo ng kwarto namin. At kung ano-ano pang tunog na talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Mayroon ng liwanag nung ako ay nakatulog ng maayos. Pero ginising naman ako ng aking anak mga bandang alas 6 ng umaga. Kaya wala akong nagawa. Sa tuwing lalabas pala ako ng bahay Sir Chris o di kaya'y mamimili ng mga pagkain, ay kasakasama ko palagi ang anak ko. Naikwento ko nga sa isang kapitbahay namin ang mga narinig ko nung madaling araw na iyon. Pero ang sabi niya sa akin, baka meron akong postpartum. Ito daw yung madalas na dinaramdam ng mga taong kakapanganak lang. Nagbibigay daw ito ng halusinasyon sa tao. Kaya konting kaluskos lang, nag-iisip daw ako ng kung ano-ano. Yun nga ang inisip ko Sir Chris, kaya binaliwala ko na lang ang mga karanasang iyon. Lumipas ang mga araw, isang gabi, Martes po ang araw na ito. Alas 6 pa lang noon ay nakahiga na kami ng anak ko. Pinatulog ko na ito para hindi po siya iiyak. At sabi ko pag nakatulog na ito, matutulog na rin ako. Pagkalipas lang ng isang oras, kaagad naman akong nakatulog. Pero pagsapit ng alas 11, dito ako nakarinig ng mabibigat na yabag. Pinakinggan ko talaga ng mabuti ang mga yabag na iyon habang nakatingin sa pinto ng kwarto. Yung anak ko naman ay nasa likuran ko noon. Madilim po noon nang dahil pinatay ko ang gasera. Mahirap na pagpinabayaan. Baka kasi masunog yung bahay namin. Totoo talagang naririnig kong yabag. Hindi lang ito guni-guni. Nakarinig din po ako ng sitsit noong sandaling iyon. Dito ako kinilabutan at kinapako ang anak ko sa likuran. Pero hindi ko siya naramdaman. Kaagad akong tumalikod Sir Chris. At wala na ang anak ko sa tabi ko. Kaagad akong nataranta at sinindihan ng gasera at nagulat ako na nandoon siya sa ibabaw ng aparador, mahimbing ang tulog. Malabo naman ata na makakaakyat siya doon, lalo pat mataas ang aparador namin. Kaagad ko po siyang kinuha at dali-dali naman akong tumakbo palabas ng bahay. Pumunta ako sa kapitbahay namin at kumatok ako doon. Mabuti na lang at nagising ito at pinapasok niya kami. Dito ko na kinuwento sa kanya na hindi na talaga biro ang mga nararanasan ko sa bahay. Doon niya kami pinatulog ng anak ko nung gabing iyon at sabi niya sa amin, pansamantala ko daw munang papuntahin sina mama at papa sa bahay. Kaya kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni na mama at papa. Pero ang sabi nila, doon na lang daw muna kami manatili sa kanila at kunin ko daw ang mga gamit namin. Kaya ayon Sir Chris, nag-iba ang plano. Kaya nung araw din na iyon, bumalik ako sa bahay kahit magtatakip silim na. Malayo po talaga yung bahay namin sa bahay na kinalakihan ko. Bali po sa lugar ng asawa ko, doon kami nagpatayo ng bahay. Umuwi nga ako sa bahay para kunin ang mga gamit namin ng anak ko at nakarating ako doon ng alas 6 ng gabi. Nagsindi ako noon ng gasera kasi medyo madilim na. Pumasok ako sa kwarto para kunin yung mga gamit namin at inilagay ang mga ito sa bag na dala ko. Pero Sir Chris, narinig ko ulit yung mabibigat na yabag at sitsit na parang nasa likuran ko lang. Lumingon ako, pero wala namang tao. Pero nung bumalik ang paningin ko sa aparador na kung saan ko kinukuha ang mga damit namin, nahagip ng paningin ko sa salamin ng aparador ang isang nilalang na nakatayo sa likuran ko. Nakita ko talaga sa salamin ang isang matangkad na babae, may mahabang buhok at matanda na po ito. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at binitbit ang bag ko. At nung nasa sala na po ako Sir Chris, minulat ko ang aking mga mata nung sa tansya ko
Nasa harap na ako ng isa pang gasera. Sa pagmulat ko, tumingin ako ng diretso sa gasera. Pero marami akong nakitang paa na nakapaligid sa akin. Ito yung dahilan upang mapasigaw ako. Inihipan ko kaagad ng gasera at tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na nga naisara ang pinto at mga bintana noon. Nagtanong din ang ilang kapitbahay namin pero hindi ko na sila nasagot kasi tumatakbo ako noon. Kasi nga natakot ako ng sobra. Makalipas ang ilang buwan, dumating yung mister ko sa bahay na kinalakihan ko. At yun nga, sinabi ko sa kanyang lahat-lahat at nalaman ko lang din sa kanya na alam daw niya na may mga kababalagan na nagaganap sa lupain na pinagpatayuan namin ng bahay. Pero ayon lang daw yun sa mga kwento-kwento ng mga matatanda sa baryo nila. Kaya hindi daw siya naniniwala. At isa pa, mura lang ang lupa na iyon nung binili niya ito. Sa akin lang niya nalaman na totoo pala at hindi lang mga kwento ang tungkol doon. Hindi daw kasi siya naniniwala sa mga kababalagan. At ang mali lang, hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito. Hindi ko rin naikwento sa kanya ang mga karanasan ko noon sa aswang, kaya pareho lang kami. Kaya sabi ko sa kanya, parang ayaw ko nang bumalik doon. Ang ginawa na lang namin, pinasira namin ang bahay at ginawang taniman ng mga gulay ang lupain. Nagpatayo na lang kami ng bahay malapit sa bahay na kinalakihan niya, pero doon pa rin sa baryo na yon. At simula noon naging tahimik lang din naman ang pamumuhay namin. Hindi na masyadong umiiyak ang anak namin at wala na rin akong naririnig na kakaiba tuwing gabi. Parang bumalik po sa normal ang sitwasyon. At ayon pa sa mga narinig kong kwento sa ilang kapitbahay namin, minsan daw, may nakikita silang labas-pasok sa bahay ko. Pero hindi na lang nila sinasabi sa akin. Baka kasi ako daw iyon. At minsan daw, may nagkakapi sa labas ng bahay namin noon. Pero hindi ako nagkakapi, Sir Chris. At minsan naman daw tuwing madaling araw, may mga tao daw sa labas ng bahay. Pero ang iniisip daw nila, baka mga bisita ko iyon o kamag-anak. Pero wala namang pumupunta sa akin ng ganoong oras. Sinabi nila ito sa akin nung lumipat na kami ng tirahan. Nakakakilabot isipin, Sir Chris, at ayon pa sa isang matanda na taga doon, lupain daw ng mga tamawo ang pinagpatayuan namin ng bahay noon. Yung tamawo po ay isa ring engkanto. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Ito lang po yung maibabahagi kong kwento sa inyo. Maraming salamat. Smile ng Negros. Magandang araw po, Boss Chris, at sa lahat ng mga tagapakinig dito sa channel mo. Tawagin niyo po akong Nel ng Samar. Nais ko lang pong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa aking matalik na kaibigan. Nasa 18 anyos ako noon nang mangyari ito. Itago na lang natin sa pangalang Eric itong kaibigan ko. Parang magkapatid na ang turingan namin noon. At isang taon lang naman ang tanda niya sa akin. Pati yung mga magulang namin noon ay magkaibigan din. Ang tatay po niya ay taga Iloilo. Yung nanay naman niya ay taga dito sa amin, sa Samar. 10 taong gulang pa lang kami noon nang magkaroon ng matinding away ang nanay at tatay niya. Naging dahilan ito sa pagkakahiwalayan. At dahil dito, umuwi ang tatay niya sa Iloilo at sumama nga itong si Eric at hindi na talaga nagkabalikan pa ang nanay at tatay niya noon. Ilang taon din kami na hindi nagkita noon at pagkaraan ng 9 taon, bigla itong umuwi sa Samar
Kasama niya ang kanyang asawa na taga Iloilo. Medyo mas matanda nga lang ito sa kanya. At kagaya ng inaasahan ko, kaagad nga itong pumunta sa bahay para kumustahin ako. Kasama niya ang kanyang misis nung pumunta sila sa bahay at naikwento rin po niya sa akin na may anak na yung misis niya sa una nitong asawa. Pero tinanggap niya raw ito dahil sabi niya, mahal niya ito at kahit na ganun, mabait at maalaga daw itong misis niya. Totoo nga naman, mabait po itong misis niya at nagpaalam noon si Eric kay tatay na magpapatayo ng maliit na kubo sa niyuga namin at siya rin naman daw ang magbabantay dito. Pumayag naman si tatay at agad-agad itong namili ng mga materyales sa paggawa ng bahay. Tinulungan ko siya noon sa paggawa ng bahay hanggang sa matapos. 2 linggo lang natapos namin ang kubo nila at dahil mahilig ito sa mga manok, nanghingi pa ito sa akin ng manok. Marami kasi akong mga panabong na manok, Sir Chris, kaya binigyan ko siya ng 2 inahin at 1 broadcock. Ang iba ko namang mga manok ay pinaalagaan ko din sa kanya. Pero ako pa rin ang bumibili ng mga patuka at ng mga gamot. Ibinili din siya ni tatay ng sidecar para panghanap buhay niya araw-araw. Lalo pa silang naging malapit ni tatay dahil nagkakasundo sila sa inuman. Hindi kasi ako umiinom. Naging maayos naman ang pamumuhay nila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, isang umaga, bigla na lamang pumunta itong si Eric sa bahay. Napakaaga at pilit niya akong ginigising para sumama sa kanya at may kailangan daw akong makita. Kaagad naman akong napabangon at sumama sa kanya. Nang makarating ako sa bahay niya, nanlumo ako sa aking mga nakita. 5 manok ko na panabong, lahat patay. Ang nakakagulat, ang mga ito ay wala ng mga mata na parang sinipsip. At wala na ring dugo ang mga ito, parang natuyuan. Marami akong katanungan noon kay Eric na bakit nagkakaganoon ang mga manok ko. Ang sagot niya ay hindi niya alam. Wala daw siyang naramdaman o napansin na kakaiba noong gabing iyon. At dahil sa wala naman akong magagawa, hindi ko naman siya pwedeng sisihin. Binaliwala ko ito. Inilibing na lang namin ang mga manok, pero malaking katanungan pa rin sa akin kung ano kayang klaseng hayop ang may gawa nun. Lumipas ang 1 linggo, ganon ulit ang nangyari. 5 manok ko na naman ang namatay at katulad ng mga nauna, wala na ang mga mata nito at mga dugo. Dito na po ako nabahala, Sir Chris, at sabi ko kay Eric, iba na ang nangyayari at hindi iyon gawa ng normal na hayop. At noon lang iyon nangyari sa matagal-tagal kong nag-aalaga ng mga manok. Sabi ko pa sa kanya, huwag muna siyang makipag-inuman kay tatay para mabantayan ang mga manok. Kada 2 araw kasi nag-iinuman sila ni tatay. At yun na nga, sumapit ang hapon noon. Nagulat ako na pumunta ito sa bahay na merong dalang alak. At sabi ko, ano yan? Huwag ka na munang uminom. Inis na wika ko noon sa kanya. Wala ito, pre. Huwag kang mag-alala. Hindi ako malalasing. Gusto ko lang makalimot. Sagot pa niya. At bakit? May problema ba kayo? Pagkain? Panggastos? Magsabi ka lang. Wika pa noon ni tatay sa kanya. Ah, wala ito, tay. Tara na, inom na tayo. Sagot ni Eric at nag-inuman nga sila. Alam ko noon na may problema si Eric at hindi lang niya maikwento. Hindi ako lumabas sa gabing iyon dahil gusto kong malaman kung ano ang problema niya at alam kong magkukwento ito kay tatay pag nakainom na. Habang nag-iinuman sila,
Nanonood ako ng TV. Hanggang sa nagkwento nga ito kay tatay. Tay, mali ata ako ng napangasawa. Maling-mali. Dapat hindi ko na siya isinama dito. Abang si tatay naman ay patangu-tangu lang noon dahil lasing na. Patuloy itong nagkwento. May mali sa asawa ko, tay. Ngayon ko lang nalaman. Totoo pala sila. Sabi ni Eric. Hanggang sa tinawag pa niya ako noon na parang ginigising niya ako at sinabihan pa niya ako na hindi niya na daw kailangan hulihin o bantayan ang pumatay sa mga manoko dahil nasa mismong bakuran niya daw ang dumali sa mga ito. Dito na ako kinabahan. Patuloy kong pinapakinggan ang mga sinasabi niya at nagsasabi ito na asawa daw niya ang pumatay sa mga manoko. Aswang daw ang asawa niya at alam din daw ito ng anak nung asawa niya sa naunang asawa. Kitang-kita pa daw niya ito at gusto daw niyang palayasin ang asawa niya. Batid kong galit po siya noong sandaling iyon, Sir Chris. Dito na ako kinabahan at naalala ko kasi ang tatay niya na kapag nagagalit ito, nananakit talaga ng asawa. Hanggang sa narinig ko pa itong nagsabi ng pinagsabihan ko na siya na kailangan pag-uwi ko dun mamaya. Wala na sila. Dahil baka ano pang magawa ko. Dito na ako napabangon at kaagad na kinuha ang susi ng motor ko. Mabilis akong umalis. Narinig ko pang tinatawag pa niya ako at pinuntahan ko ang bahay nila at tulog noong mga sandaling iyon. Ang asawa niya at ang anak nito. Nakapatay ang ilaw at kaagad akong kumatok. Nagsabi ako noon na buksan nila ako. Binuksan naman ako ng bata at lumabas ang ina nito. Batid ko sa mukha niya ang pagkagulat at takot nang makita ako. Kaagad akong nagwika na mag-impake na sila at huwag magdala ng maraming gamit. Yung importante lang na mga bagay. At sinabihan ko sila na baka maabutan sila ni Eric. Sinabi ko rin na nagbanta si Eric sa kanila. Dito ko nakita na umiiyak itong babae. Humihingi ng kapatawaran at hindi daw niya alam ang ginagawa niya. Ngunit pinigilan ko siya at sinabihan na hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, makaalis sila sa bahay na yon at nagmadali nga ang mga ito. Nung palabas na kami, nakita ko si Eric sa di kalayuan. Naglalakad ito at nagsasalita. Galit na galit at hawak-hawak ang isang itak. Kaagad kaming nagtakbuhan sa likod ng bahay upang magtago. Naawa ko noon sa bata kasi takot na takot ito. Pagpasok ni Eric sa loob ng bahay, galit na galit ito at pinagtataga ang mga gamit sa loob ng bahay. At saka kami nagtakbuhan papalabas sa bakuran. Mabuti na lang at sa mismong kalsada ko ipinarada ang motor ko. Nagpunta kami sa karatig bayan at naghanap ng bahay na pwede nilang tulugan at rentahan. Binigyan ko rin sila ng pera na panggastos at pamasahin nila pa uwi. Ayaw pang tanggapin sana ng asawa ni Eric pero sabi ko kailangan talaga nila ito. Sabi ko ang mahalaga. Makauwi sila para malayo sa kapahamakan. Humagulgul po sa pag-iyak yung asawa ni Eric. Hinawakan niya ang kamay ko at nagpasalamat. Kinabukasan kaagad ako nagtungo sa bahay ni Eric at gaya nga ng inaasahan ko, talagang may plano itong hindi maganda sa kanyang asawa dahil wika pa niya. Mabuti na lang at hindi niya daw naabutan ang mga ito nung umuwi siya. Napailing na lang ako at hindi ko na sinabi na tinulungan ko ang mag-ina na makaalis noong gabing iyon. At dito nga niya kinuwento ang lahat-lahat tungkol sa asawa niya na ilang araw daw bago umamin at ipagtapat ng asawa niya ang lahat-lahat. Naikwento din ng bata na yung nanay daw niya yung pumapatay sa mga manok.
at lumilipad daw ito at palipat-lipat ng direksyon. Umami naman daw ang asawa ni Eric na totoo ang mga sinasabi ng bata. Pero hindi niya raw iyon kagustuhan. Ipinamana lang daw iyon ng kanyang mga magulang. Nagtapat nga daw ito na kaya daw siya hiniwalayan ng una niyang asawa dahil sa ganitong dahilan. At dahil nga sa pangyayaring iyon, Boss Chris, napatunayan kong totoo nga pala na may aswang. Wala na akong balita noon sa mag-ina at hindi naman bumalik pa si Eric sa kanila. Isang taon nang lumipas, nag-asawa ulit si Eric ng taga sa amin. Doon pa din sila nakatira hanggang ngayon sa niyuga namin. Tatlo ng mga anak niya at siya din ang naging katulong ko sa aking iba pang pangkabuhayan. Masipag naman ito sa paghahanap buhay. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Chris. Isa po kayo sa pinakapaboritong pinapakinggan namin, lalo na ng misis ko. Ginagawa na naming pampatulog ang mga kwento mo. At dahil dito, napag-isipan ko na magbahagi ng kwento at karanasan. Ayaw ko na nga sana ibahagi pero ang sabi ko sa asawa ko, baka pagtawanan lang ako dahil mahirap paniwalaan ang kwento. Pero wala. Wala daw siyang pakialam dahil hindi lang naman daw siya ang may ganoon na karanasan at kwento. Mag-iiba nga lang ang pangyayari. Ang tinutukoy kong asawa, Sir Chris, ay walang iba kundi ang naging suki niyo sa channel niyo. Si Ana. Ako po ang mister niya. Nais kong magpasalamat sa mga nakinig at nagandahan sa kwento ng misis ko. Sa katunayan nga, hindi niya alam na ibabahagi ko rin ang karanasan ko dito. Ang pagkakaalam niya, sa ibang channel ko ito ipapadala. Pero ito na, pinagpuyatan ko pa ng ilang gabi bago matapos. Muli maraming salamat. Mama Ana, pinapabati po kayo ng mister niyo. Maligayang kaarawan. At salamat sa mga kwento na ibinahagi mo dito. Mag-ingat po kayo palagi at magbigay ng magbigay. God bless you po. Magandang araw po, Sir Chris. Diretso na po tayo sa kwento. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya noong mga panahong bata-bata pa ako at kahit saan ako idestino ay hindi ko ito inaatrasan. Marami na po akong lugar na pinuntahan noon pero sa kwentong ito ay may isang karanasan talaga ako na hinding-hindi ko makakalimutan. Nadestino ako noon sa isang bayan sa probinsyang ito. At hindi ko na lang po papangalanan ang lugar na ito. Tamang-tama naman na sa lugar na ito, meron pong bahay yung tiyahin ko. Pero hindi na nila ito tinitirhan kasi doon siya tumitira sa syudad kasama ng anak niyang nakaangat sa buhay, pinsan ko. Yung bahay ni tiyahin ay nasa liblib na parte ng probinsyang ito at siguro mga 10 kilometro ang layo mula sa kung saan ako naka-assign. Medyo pamilyar naman po ako sa lugar nila tiyahin kasi nung mga bata pa kami ay dinadala rin kami doon ni nanay at tatay. Pero nung nadestino ako doon, nanibago ako. Siyempre matagal-tagal rin bago ako nakabalik doon. Yung bahay ni tiyahin ay matagal na niyang hindi tinitiran. Binabalik-balikan na lang niya ito kapag lilinisin at may aayusin. Kaya nung nalaman niyang nakadestino ako sa probinsyang ito, kaagad niya akong sinabihan at terhan ko daw ang bahay niya para meron namang mag-aayos at mag-aalaga dito. Sumang-ayon naman ako kasi mas makakatipid ako. Yun nga lang, walang kuryente. Yung service ko naman noon, Sir Chris, ay bisikleta lamang. Pero marami nang napuntahan tong bisikleta na ito. Magpa hanggang ngayon, andito pa rin sa akin
pero sira-sira ng ibang parte. At saksi din ito sa mga naranasan ko sa kwentong ito. May isang gabi noon na papauwi ako galing trabaho. Dumaan muna ako sa bayan para bumili ng mga barbecue. Tulad ng isaw, leeg ng manok at iba pa para mas makatipid ako. Pagkatapos nito ay bumiyahe na ako pabalik sa bahay ni Tiyahin. Bibigyan ko po kayo ng description ng lugar. Yung daanan po o yung kalsada na papasok sa lugar nila Tiyahin ay napapaligiran ng palayan. Kumbaga nasa gitna ang kalsada, tapos yung bawat gilid nito ay palayan. At mula kalsada, matatanaw po yung mga bundok na sakop pa ng lugar na yon. Bali yung bahay nila Tiyahin ay malapit lang talaga sa mga bundok na ito at nasa masukal at mapunong parte na sila ng lugar. Yung tanging ilaw ko naman noon ay yung flashlight na daladala ko palagi. Mayroon akong ginawang lalagyan ng flashlight sa manibela ng bisikleta para hindi na ako mahirapan sa kakahawak. Gaya nga ng sabi ko, mga ilang kilometro pa ang biyahe bago makarating sa bahay ni Tiyahin, kaya matagal-tagal pa po ito. Meron pa rin namang bumabiyahe mga tricycle, pero iilan lang talaga. Parang trip ko talagang bumiyahe noon ng gabi kasi hindi mainit at malamig ang dampi ng hangin. Wala akong ibang inisip, Sir Chris. Parang ini-enjoy ko pa ang pagbiyahe noon. At sa tingin ko, mga 5 kilometro na ang binyahe ko at gusto ko munang magpahinga. Kaya naghanap po ako ng pwedeng tambayan at may nakita nga akong puno. Hindi ko lang matandaan kung anong klaseng puno ito. Pero hindi ko na inisip ang bagay na ito noong sandaling iyon. Basta tumambay lang muna ako doon at nagpahinga kasi napagod ako sa kakapadyak. Pagkaraan ng ilang minuto, kinapako ang bag ko at inalasa ang lalagyan ng tubig. At sabi ko may laman pa naman at dito na lang siguro ako maghahapunan kasi gutom na rin ako noon at malayo pa ang ilang kilometro. Nakasilid din naman sa plastic ang binili kong kanin kaya pwede ko itong butasan para doon kumain. Ito nga ang ginawa ko. Unang beses ko itong ginawa sa lugar nila Tiyahin. Usually ginagawa ko lang ito sa bayan o di kaya ay sa opisina namin. At habang kumakain ako, tinitignan ako ng mga tao na sumasakay sa mga napapadaang motorsiklo. Nung tapos na akong kumain ay nagpahinga muna ako. Nakatingin ako noon sa maliwanag na buwan at sabi ko sa isip ko, ano ba naman tong buwan? Bilog na bilog, malaki at dilaw pa. Nakakakilabot tignan. Bandang 7:30, umalis na ako at pinagpatuloy ang biyahe. Sabi ko pagdating ko sa bahay, magpapahinga na lang ako. At habang bumabiyahe ako, biglang pumitik yung buong katawan ko noong nakarinig ako ng tunog ng sisiw. Bumalik bigla sa isip ko yung kinuwento sa akin ni nanay. Nakapag makarinig ka daw nito at parang sinusundan ka. May aswang. Kaya binilisan ko noon ang aking pagpadyak kasi kinikilabutan ako. Pero Sir Chris, hindi talaga mawala-wala ang tunog na ito. Parang sinusundan nga talaga ako. At sabi ko, pag nagkataon, baka dudumugin pa ako nito. Unang-una dayo ako doon. Ikalawa, ako lang yung bumabiyahe sa daan. Sa aking pagpapatuloy, yung tanging naririnig ko na lang noong sandaling iyon ay ang tunog ng sisiw at ang malakas na tibok ng aking puso kasi ramdam na ramdam ko talagang may sumusunod sa akin. Hingal na hingal ako noon at pagod na pagod na. Gusto ko nang sumuko noon. Hanggang sa dumating nga sa punto na napahinto ako at huminto din ang tunog ng sisiw. Dito hinahabol ko ang hininga ko. Yun ba talagang hingal na hingal ka at lumalanghap ng hangin ng napakalalim? Ganitong ganito yung naranasan ko noon. Hindi nagtagal, naaninag ko sa palayan ang isang figura ng tao.
Parang nagtatago ito sa dilim at nakaupo sa palayan. Matataas na rin po mga palay noon, pero naaaninag ko talaga ang hugis ng tao. Kaya naman nagsabi na lang ako noon ng mga salitang, "Magandang gabi ho, nakakapagod magpadyak, pahinga po muna ako." Ito yung sinabi ko kasi hindi ko alam ang sasabihin ko noong sandaling iyon. Pero may kutob na akong kakaiba noong sandaling iyon. Hanggang sa may nakita akong paparating na tricycle. Pero medyo malayo pa ito. At sabi ko, sasakay ako. Paglingon ko ulit sa palayan, wala na po doon ang taong nakita ko. Dumating ang tricycle at kaagad akong sumakay. Ang aga pa naman pero bakit pinaramdaman na niya ako? Sabi ko pa ng ganun sa driver. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong pa niya sa akin. Tunog ng sisiyo, Manong. Sinusundan ako kanina pa. Kaya nung nakita kitang paparating, naisip kong sumakay na lang. Sagot ko pa noon sa driver. "Naku, normal lang yan dito sa amin. Pero kapag matakot ka, siguradong babalik-balikan ka niya. Huwag kang matakot. Manalig ka sa Diyos. Magdasal ka mamaya." Sagot niya sa akin. Nung nakarating ako sa bahay, wala akong ginawa kundi ang magdasal. Humingi ako ng proteksyon sa Panginoon. At dito na talaga sinubukan ang pananampalataya ko sa Kanya. Bandang alas 11 ng gabi, may kumatok sa pinto ng bahay. Tatlong beses talaga. Una, nagising ako at hindi ko ito pinansin. Pero kumatok ulit ng tatlong beses. Paulit-ulit lang talaga. Kaagad akong kinabahan at hindi ko na naalala pa ang sinabi ng driver na huwag akong kabahan. Sinubukan talaga ako noong sandaling ito at yung mga kamay ko noon, nanginginig na animoy, nilalagnat ako. Nagdasal ako noon, nagtapang-tapangan ako kasi wala naman akong malapitan doon. Pwede naman akong sumigaw pero malayo ang agwat ng bawat pamamahay doon sa lugar nila tiyahin. Nagdasal ako ng taimtim, Sir Chris, at hindi ko na ulit narinig ang pagkatok. Humiga ulit ako at nakiramdam sa paligid. Yung tipong sobrang tahimik ng paligid. Wala pang kuryente tapos sobrang dilim pa ng kwarto. Ayoko ding paandarin ang flashlight. Baka kasi ano pang makita ko. Hanggang sa nakarinig ulit ako ng tunog ng sisiyo. Pero maniwala kayo o hindi, ito po ang naramdaman ko. Ewan ko kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob noon. Siguro nang dahil sa pagod at antok. Nainis talaga ako noon. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sumigaw talaga ako na parang nagwawala. Yung tipong nag-aamok ng away. Sa sobrang inis ko noon, nanginginig ang kamay ko habang naghahanap ng matulis na bagay sa kusina. Tatagain ko talaga kung sino yung nagpaparamdam sa akin noong sandaling iyon. Lumabas pa talaga ako sa bahay, Sir Chris, at hinanap ko talaga siya at kung saan ang gagaling ang tunog. Napagtanto ko na parang mapanlin lang ang tunog. Pinakinggan kong mabuti at nanggagaling ito sa silong ng bahay. Mura ako ng mura, kumuha ako ng mga malalaking bato at pinagtatapon ko ito sa ilalim ng silong. Hindi na ako sumilip noon kasi mga isang talampakan lang naman ang taas ng bahay mula sa lupa. Bahala na kung matamaan siya o hindi, pero malakas talaga yung pagkakatapon ko sa mga bato. "Lumabas ka dyan!" Sabi ko pa noon, sabay mura. Hanggang sa napansin ko na yung mga nakatira sa bahay sa di kalayuan ay nagsindi ng gasera. Siyempre sino ba naman ang hindi magigising sa mga sigaw ko noon na parang nag-aamok. Nakita ko nga yung dalawang tao na lumabas doon at pumunta sa akin. Tinanong ako kung ano yung nangyayari kasi nakakabulabog daw ako ng mga natutulog. Dito ko na kinuwento sa kanilang mga naranasan ko at dito rin po nagsimula
ang pagkakaibigan namin. Sabi nila hanggang paramdam lang daw po iyon, pero kung lalamunin daw ako ng takot, sigurado ikapahama ko daw ito. Normal daw sa kanila ang mga pagpaparamdam. Maya-maya lang Sir Chris, nakarinig na lang kami ng malakas na kalabog sa silong. Parang dinaanan ito ng malaking hayop at narinig pa namin na parang tumakbo ito sa likod ng bahay. Kinaumagahan, nakita ko yung mga kawayan na ginagapangan ng talong sa likod ng bahay na nagsitumbahan na parang dinaanan ng bagyo. Sa tingin ko, sinalakay ito ng aswang nung umalis ito nung gabing iyon. At sabi pa ng mga kapitbahay ko, huwag daw akong matakot. Sumigaw lang daw ako at tutulong sila sa akin. Dito pa mas tumibay ang pananampalataya ko sa Diyos. At simula noon, hindi na ako natakot sa kanila. Sir Chris, nung pumunta si Tiyahin sa bahay niya, kinuwento ko ang lahat ng pangyayari. At sabi niya, akala daw niya, wala nang ganun. Pero noon daw talaga, grabe yung mga pagpaparamdam tuwing gabi. At sabi pa niya, baka daw nang dahil dayaw ako, o ako yung pinagtripan. Pagkatapos noon Sir Chris, hindi na rin naman ako binalikan. Kasi lalaban talaga ako noon. Hanggang dito na lang po ang karanasan ko. Base po ito sa mga naranasan ko talaga na hindi ko makakalimutan. Pagkalipas ng ilang buwan, nadestino na naman ako sa ibang lugar. Mag-ingat po kayo palagi at magdasal. Maraming salamat po. Yung tatay ko po noon ay meron pong kakaibang kakayahan. Wala naman po kaming lahi na manggagamot, babaylan o ano pang tawag dyan. Kapag makakaramdam daw si tatay ng kakaiba, ay umiinit ang kanyang mga tenga. Pinagpapawisan din ito kung merong aswang na nagpaparamdam o anumang elemento. Nung bata pa lang ako Sir Chris, may mga karanasan na kami ni tatay. Ako po yung nag-iisang anak at nakatira kami noon sa probinsya, sa lugar ni nanay. Si nanay naman ay maagang yumao. Nakakalungkot man para sa akin pero ito ang buhay. Hindi natin mahuhulaan ang kapalaran. Mga ilang metro lang mula sa bahay namin ay doon nakatira yung ilang kamag-anak ni nanay. Kabilang na sina lola at lolo na noon ay nabubuhay pa. Sisimulan ko ang kwento nung bata pa lang ako. Wala na po si nanay noong mga panahong ito at kami lang ni tatay ang naninirahan sa bahay. May isang gabi noon na umiinom ng alak si tatay sa labas ng bahay. Ako naman ay nagbabasa noon ng comics na nirentahan ko pa noon sa isang talipapa. Noong sandaling ito, nakahiga po ako sa kama at yung mga paa ko naman ay ipinatong ko sa bintana. At yung gasera at mesa ay nasa uluhan ko. Hindi nagtagal ay narinig kong isinara ni tatay ang pinto ng bahay at pumasok sa isip ko na baka pumasok na ito at matutulog na. Maya-maya lang, pumasok ito sa kwarto at sinabihan niya ako na isara ko ang mga bintana at pinto. Tinanong ko ito kung ano ang meron at kung bakit. Pero hindi muna ito sumagot. Sinunod ko mga sinabi niya at sinenyasan akong huwag magsalita. May pinapakinggan si tatay Sir Chris. Kaya naman, pinapakiramdaman ko rin ang paligid. Wala ho akong nararamdaman na kakaiba o naririnig. Pero nakita ko si tatay na pinagpapawisan at panayang hawak niya sa kanyang tenga. Siya nga po pala, ito yung unang karanasan ko at dito ko rin nalaman kung ano yung meron sa kakayahan ni tatay. Hindi nagtagal, nagsabi lang din si tatay na matulog na daw ako
pero sa iisang kwarto lang daw kami matulog. Wala rin po siyang sinabi sa akin noong gabing iyon. Kinaumagahan, nagpunta kami sa compound nila Lola. Doon ay nag-almusal kami at ito din po ang ginagawa namin araw-araw. Narinig ko pong nagkwento si tatay tungkol sa mga naramdaman niya noong gabi. Nagsabi naman si Lola na malapit na daw kasi yung panahon ng mga labong, kaya nagsisilabasan daw sila. Nagsabi pa ako noon kung bakit kami. Sumagot naman si Lola na yung kapitbahay namin ni tatay ay buntis. Dito ko na naalala na buntis nga pala si Tita Marian, hindi niya tunay na pangalan. Kapitbahay po namin siya Sir Chris, bali ang kasama niya noon sa bahay niya ay ang kanyang nanay. Malapit sa akin noon si Tita Marian at kababata din po ito ni nanay. Sa katunayan parang isang pamilya lang din naman ang turingan namin noon. Lumipas sa mga araw, isang gabi, mahimbing na noon ang tulog ko nang magising ako nang marinig ko ang boses ni tatay sa kabilang bahay. Sa bahay ni na Tita Marian. Narinig kong nag-uusap-usap sila kasama ng nanay ni Tita Marian. Kaya naman napabangon ako at naisipan kong dudungaw sana sa bintana para tawagin si tatay. Lumapit ako sa bintana Sir Chris at binuksan ko ito. Pero laking gulat ko na meron akong nakitang nakatuwad. Yung mukha niya Sir Chris ay nakatingin pa sa akin. Yung tapat po kasi ng bintana namin ay merong mga nagtataasang damo. Bahagya po siyang nakatago doon pero syempre nakita ko pa rin. Kasi mga dalawang dipan na lang siguro ang agwat namin. Tay! Tay! May tao dito! Pasigaw na sabi ko noon at narinig kong dali-dali silang lumabas sa bahay at pumunta sa akin. Yung taong nakatuwad ay nagtago pa sa medyo madamong bahagi. At laking gulat ko na lang na nakakita ako ng ulo ng aso na tumatakbo papalayo. Nakita din po nila ito ni tatay, pero yung ulo na lang ng aso. Sumigaw noon si tatay. Hinding-hindi ako makakapayag na bibiktimahin mo ang magiging anak ko. Sigaw ni tatay. Sumagot pa ako noon ng, "Salamat, tay." Tumingin si tatay sa akin, hinawakan ng tiyan ni Tita Marian at mahinahong nagsabi ng, "Anak, magkakaroon ka na ng kapatid. Anak ko ang dinadala ng Tita Marian mo." Sabi ni tatay sa akin, "Hindi ko alam kung magagalit ako noon Sir Chris pero tinanggap ko na lang. Isa pa mahigit 10 taon ang nakakalipas nung pumanaw si nanay. 3 taong gulang ako noon." Kinabukasan, ipinaliwanag ni tatay sa akin ang lahat-lahat. Alam na din pala nila lola at lolo, pati na ng ilang kamag-anak ni nanay, ang tungkol sa kanila ni Tita Marian. At wala din naman silang problema. Sabi pa ni tatay, 10 taon din ang tiniis niya na wala si nanay. At kung may sasabihin daw si nanay sa kanya, siguradong sasabihin ito na magpatuloy at maging masaya. Sabi ni tatay, mabait daw si nanay, mapagbigay at palakaibigan. Sayang lang at hindi naabutan ng muwang ko si nanay. Naghihintay lang pala sina tatay ng tamang sandali na sabihin sa akin ang totoong nangyayari. Dumating itong gabi Sir Chris na sobrang pangit talaga ng sitwasyon. At hindi talaga ako makatulog ng maayos noon. Si tatay noon ay doon natulog sa bahay nila Tita Marian. Naramdaman ko na umiinit yung tenga ko. Tapos pinagpapawisan ako. Yun bang maalinsangan? At parang nabibingi ako sa katahimikan. Nakaharap ako noon sa pinto habang humihiga na nakatagilid. Hanggang sa nakadinig ako ng pangingilo sa kaliwang tenga ko. Dahilan upang napabangon ako. Sobrang sakit ng tenga ko at yung pinto ng kwarto ko ay nakabukas noon. Nakasanayan din namin ito para makapasok ang hangin sa loob. Wala rin pong kuryente noon ang bahay namin. Walang kung ano-ano
May nakita po akong dumaan sa pinto, pero parang tumatakbo. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng mga kalabog sa kusina na parang sinalakay nito ang mga gamit namin doon. Pagkatapos nito, Sir Chris, narinig ko na lang sumigaw si Tita Marian. Ako naman, nang dahil natakot ako, binuksan ko yung bintana at tumalon doon. Tumakbo ka agad ako papunta sa kabilang bahay. Nakita ko pa, Sir Chris, na meron talagang tao sa ibabaw ng bubong nila Tita Marian. Tao po na ginagalaw niya yung mga kamay niya na parang lilipad ito, pero wala po siyang pakpak. Sabi ko sa isip ko, baka anumang oras lilipad to, kaya dali-dali akong pumasok sa bahay nila Tita Marian. Gising din pala sina tatay noon at tumitingin silang lahat sa bubong. Itinuro ko na lang kung saan banda ko nakita ang tao sa bubong at tinusok niya ito ng matulis na tubo. Alam nyo, yung bubong na yero ay nabutas talaga sa lakas ng pagtusok ni tatay at may pumatak na dugo mula sa yero. Dito kami nakarinig ng tunog na wakwak, pero napakahina, pero alam namin na sa bubong talaga nang gagaling. Pagkatapos nito, pinakiramdaman namin ang paligid, pero wala na rin kaming naririnig na kakaiba. Sabi pa ni tatay, wala na daw ang aswang kasi hindi na umiinit ang tenga niya. Ganon din sa akin. Kinabukasan, naikwento ko kay tatay na may nakita pa akong tao sa bahay noong gabing iyon at sinalakay pa nito ang mga gamit namin sa kusina. Sabi niya, narinig din daw nila iyon at nakarinig daw sila ng mga yapak sa bubungan. Pero hanggang ngayon, hindi namin masabi kung dalawa ba o isa lang ang aswang noong gabing iyon. Sabi ni Lola na mana ko rin daw ang kakayahan ni tatay. Kasi hanggang ngayon, Sir Chris, kapag may mararamdaman akong kakaiba, umiinit talaga yung tenga ko. Makalipas pang ilang buwan, nanganak si Tita Marian. Pero nagtataka kami kung bakit hindi na nagparamdam o bumalik ang aswang. Siguro nang dahil sa pinakita naming katapangan sa kanya, kaya hindi na ito bumalik pa. Fast forward tayo. Pagtungtong ko sa kolehiyo, may mga karanasan ako sa eskwelahan, pero itong ibabahagi ko sa inyo ay yung natakot talaga ako ng sobra. Kakatapos lang namin noon mag-practice para sa isang dula-dulaan. Naunang umuwi yung mga kagrupo ko at sabi ko sa kanila magpapaiwan muna ako kasi taing-tae na talaga ako noon. Pumunta ako sa likod ng eskwelahan at doon gumamit ako ng banyo. Yung likod po ng eskwelahan namin ay talagang mapuno. At siguro mga alas 7 na rin po noong mga sandaling iyon. At may mga estudyante at guru pa naman. Pero doon malapit sa banyo, ako lang mag-isa. Naglalakad na ako noon sa kakawiyan nang uminit bigla ang tenga ko at parang pinagpapawisan ako. Pinagpatuloy ko lang ang aking paglalakad, Sir Chris. Pero nagulat ako nung may tumapik sa balikat ko. Lumingon ako, baka kasi kakilala ko lang ito o kaklase. Pero wala pong tao sa likod ko. Pinagpatuloy ko ulit ang aking paglalakad at tinapik niya ulit ako. Sa sandaling ito, hindi ako lumingon. Patuloy pa rin ako sa paglalakad, pero nung may tumapik ulit at sumitsit sa akin, dito na ako lumingon. Sir Chris, nakakita ako ng isang bata. Sinigawan ako ng napakalakas at nakarinig ako ng pangingilo sa mga tenga ko. Natakot talaga ako noon at tumakbo ng napakabilis. Nakasalubong ko pa noon ng isang sikyo at nagtataka ito kung bakit ako tumatakbo. Hindi ko na ito pinansin kahit na ginagamit na niya ang kanyang pito. Dumiretso ako sa gate. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Chris. Maraming salamat sa pagbasa. Mag-ingat po kayo.